Si Coach Yeng Giao sinabing may dapat pang ayusin sa kanyang koponan matapos ang anim na sunod na panalo. Si Coach George Gallant ng SMB masayang nagsalita matapos makuha ang twice to beat incentive sa quarterfinals. Si RHJ, banned nga ba dito sa PBA? Tutukan po natin yan at ang gagawing pagdepensa ni Coach Tim Cone sa titulo ng PBA Commissioner's Cup, sino ang balakid sa kanyang dadaanan? Tingnan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos magpalit ng import sa halos kalagitnaan ng kampanya ng Rain or Shine sa patuloy na ginaganap na PBA Commissioner's Cup, kumamada sila ng anim na magkakasunod na panalo. Pero tila hindi pa kontento dito si Coach Yeng Giao. Bakit nga ba? Ano ang kailangan pa nilang gawin para mas mag-improve ang koponan? Ito po ang sinabi ni Coach Yeng sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Sa tingin ko, marami pa kaming dapat ayusin dun sa pagpapatupad ng aming opensa at depensa. Actually, kailangan talaga ng Rain or Shine ang solidong depensa at opensa sa quarterfinals laban sa San Miguel Beermen. Katulad po ng format, kailangan po nilang talunin ng dalawang beses ang SMB para makakuha ng upuan sa semis. At yon ang isa sa mga dahilan kung bakit tinutukoy ngayon ni Coach Yeng Giao ang pag-improve ng kanilang opensa at depensa. Yung momentum, wala pong problema dun eh. Kasi anim na sunod na panalo po nila, di ba? So, andun talaga yung momentum. Pero, hindi lang kasi yun ang dapat na bala ng isang team. Kailangan nilang trabahuhin ang kanilang opensa at depensa para magawa nilang talunin ang SMB. Walang dudang swak sa koponan bilang import si Demetrius Treadwell. Sa bawat laro kasi nito, kumakamata siya ng malalaking numero hindi lang sa puntos kundi maging sa aspeto ng pagkuha ng bola or sa rebounding department. Sa bakbakan nila ng Converge, nagtala si Treadwell ng 21 points, 17 rebounds at 8 assists. Ano ang masasabi dito ni Coach Yeng Giao? Ito po si Coach Yeng sa report pa rin ni Jonas Terrado ng Inquirer. Hindi ka aasa sa kanya na umiscore ng 30 o 40 points sa isang laro. Pero ang maganda sa kanya, binibigyan niya ng responsibility yung mga local na napakahalaga pagpasok ng playoffs. All around ang ginagawa ni Treadwell ha, kasi bukod sa puntos at pagkuha ng bola, binibigyan niya ng pagkakataon ng ibang players na mag-shine or kumamada rin para tulungan ang koponan na manalo sa bakbakan. Isang patunay po dyan ang itinala ni Treadwell na 8 assist sa nasabing laro versus Converge. Ibig sabihin, hindi buhakaw, pumapasa kung alam niyang may magandang posisyon ng kanyang mga kasama. Bumabato siya kapag nakita niyang merong mas maluwag kumpara sa kanya. Kung alanganin pa si Coach Yeng Giao sa opensa at depensa ng kanyang koponan na Rain or Shine, kahit kumamada ng anim na sunod na panalo, puno naman ng kagalakan si Coach George Gallant ng SMB sa pagpasok nila sa top 4 ng quarterfinals. Ano ang kanyang pahayag tungkol dyan? Tutukan po natin ang sinabi niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Ito yung una naming hagdan. Ang una naming layunin kasi, makapasok sa top 4 para sa twice to beat advantage. At nagawa naman namin yon. Tama lang naman kasi na magdiwang si Coach George Gallant matapos nilang talunin ng Blackwater sa score na 125-117. Ang tindi ng kinamada ni Benny Boatwright doon ha, meron siyang 44 points. Tapos si Junmar na nagmula sa injury, napakinabangan din po nila kasi kumamada po siya ng 11 points. Ibig sabihin, magandang sitwasyon ngayon ng SMB, dahilan para maging masaya si Coach George Gallant. Katulad rin ng Rain or Shine ni Coach Yeng, maganda rin ang ginagawa ng import nila. So pwede mo talagang sabihin na isang banta ang SMB sa titulong hawak ngayon ng Barangay Ginebra bukod sa Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victolero na nananatili sa itaas ng standing sa Kartadang 9-2. Ngayon, napasok na sila sa top 4 ng quarterfinals. Ano ang nasa isipan ni Coach George Gallant? Ano ang plano nilang gawin sakaling makaharap na nila ang kalaban sa quarterfinals? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Kaya ngayon, kailangan naming trabahuhin ang aming quarterfinal stint. Sa ngayon, hindi pa namin alam kung sino ang aming kalaban. Kailangan naming maganda laban sa koponan na makakabakbaka namin sa quarterfinals. Kaya wala na ang 5-game winning streak na to. Yan ang unang ladder natin. Kaya patungo na tayo ngayon sa ladder 2. Actually, totoo yung sinabi ni Coach George ha. Wala na pong halaga ngayon ang limang sunod nilang panalo kasi nasa quarterfinals na po sila. Dito kasi kailangan nilang ipanalo ang dalawang laban na meron sila. Kung makuha nila ang unang laban versus Rain or Shine na itinakda ni PBA Deputy Commissioner Eric Castro, pasok na po sila sa semis. Kung matalo naman sila ng dalawang beses, laglag sila. Kangkungan ang bagsak po nila. So ngayon, nakapokus na po sila sa dalawang laban na nakatakda para sa kanila. Pero wag sila pakasiguro kasi mabigat din ang Rain or Shine na meron ding anim na sunod na panalo sa elimination. So sila po yung magbabakbakan po dyan.
Samantala, base naman sa inilabas na pahayag na Inquirer sa kanilang official Twitter or X account, hindi pinayagang manood ng laro or banned sa laro ng TNT at Phoenix si Ronde Hollis Jefferson. Gaano katotoo ang balitang yan? Tutukan po natin ang sinabi ni Jonas Tirado sa official Twitter or X account ng Inquirer. Sinabi ni TNT coach Jojo Lastimosa na si Ronde Hollis Jefferson ay pinagbawalan ng manood ng laro ngayong gabi ni PBA Commissioner Willie Marcial dahil sa insidente na naganap noong nakaraang linggo laban sa Rain or Shine. Kumpirmado po yun na hindi pinapasok or binawalan na ni Commissioner Willie Marcial si RHJ. Kagabi lang po yan. Hindi lang malinaw kung kasama ang mga susunod na makbaka ng TNT sa quarterfinals kung saan makakalaban po nila ang Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victulero na merong twice to beat incentive. Katulad rin ng Rain or Shine, kailangan din manalo ng 2 beses ng TNT para makapasok sila sa semis. Kung hindi, laglag din po sila kagad. So siguro, abangan natin kung makakapanood pa si RSJ sa susunod na laban ng TNT kung saan nananatiling import ang kanyang kapatid na si Ralir. Isa sa mga dahilan kung bakit siya nagkaroon ng parusa sa PBA. And lastly, inaabangan ng lahat ang anumang pahayag ni Coach Tim Coe na nagdedepensa ng titulo mula nang talunin nila ang NLEX ni Coach Franklin sa larong ginanap sa Legazpi Albay. Subalit hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin ibinibigay na pahayag ang dating Gilas mentor tungkol sa hinaharap ng Barangay Ginebra sa quarterfinals. Nakatakdang makabakbakan ng Gin Kings ni Coach Tim Coe ang Northport sa January 19 sa ganap na 8:00 PM matapos ang bakbakan ng Rain or Shine at Beermen na itinakda sa ganap na 4:00 PM. Sinasabing magiging mabigat ang kakaharapin ngayon ng Ginebra para idepensa ang titulo ng Commissioner's Cup na hawak nila bunga ng matikas na kupunan na nakahambalang sa kanilang dadaanan patungo sa tuktok ng tagumpay at isa dyan ang Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victulero. So guys, maraming salamat.